Ayan, mga amigo. Ayan, nakakita niyo si Hogan. Ayan, oh. Ayan, kung bakit siya naririto. Dahil siya ay magkakapitan ng mas malaking bangka. Ayan. Ang kanyang purpose, kaya siya lumapit din sa kanyang tito. Ayan. So, gagawa tayo ng antena ng H8, yung malaking radio, yung kagaya nito, yung radio na yan, oh. H8. Ayan. Ito yung antena na gagawin natin. Papagawa siya. Dahil meron siyang dating antena, at angat mo daw, antena din ah. Yan yung dating antena niya, yun, ang lalaki. Pang-heavy duty. Ang lalaki ng wire. Pero hanggang kailangan ng wire. Yan. Lalo sa kalahati lang. Oo, wala, wala sa kalahati. Wala pa sa kalahati. Number 12 lang ito ay yata ay makaya na yung mga pag hindi utso ay size. Ang number. Pero malaki lang yung wire. Mahina ang bato. Mga gawang hinang-hinang lang mga amigo, walang konektor sa taas. Hinangin lang. Sa bata, dito ba? Ha? Wala kang dito. Ay, ikaw, kunin mo. Kuhain ko. May motor ko naman yata eh. Oo. Hala, sige. Yan, mga amigo, dito lang natin susuot yun. Sige, okay lang. Yan. Balatan natin yan hanggang dito. Para mapaghihiwalay. Mga kuwan lang ito, amigo. Rikta. Makahinang. Ganito lang mga antena namin. Hindi kagaya ng gawa yung binibili talagang antena na may konektor. May mga pisa pati yun. May mga kapasitor, kung ano naglalagay. Mahina man yun. Kaya lang, mas nadadaig pa ng rikta sa lakas. Kaya mas inuso pa yung rikta. Makapal din pala talagang kuna ito. Ang balang. And ito is one. Tapos ang ingatan mo lang dito, yung makuha. Bago pa siguro ng... Kadalasan mga pagka bumibili ng bago na hindi ba yung iba bumibili? Yung tawag nila balon ng tina. Pagdating dito, nire-repair, ginagawa pa rin ganito. Pero hindi ka naman gumawa ng parang rekta din na dekonektor. Ay parang kadalasan nakikita ko mas maganda, mas, parang mas malakas pa yung nakahinang lang. Nakahinang. Yung hindi dumaan na konektor. Kasi yung konektor sa dagat, pag nagkaroon na nagmumoist na yun. Nahina na. Nahina na. Gawa na yun ay yung konektor. Dados konektor minsan nagkakadiprensya. Kaya lang ito. Di electrical tip bala tayong makakuha na yun. Ang pagayon ang maganda yun. Ang sasabi mo. Yung rubber tip. Rubber tip. Ay, kuwan. Kung alam ko lang maganda at nakakuha din sana ako na yun sa mga yan. May technique naman yan. Ang pagkakabit para hindi ito mulay. Gawa na ito pagka na ano yung pinasok. Yung ano yung tape pag medyo lumuag. Gawa nang simple pagka lagi nababasa na ano niya nakahain ang kapit. Pwede siyang mapasok dito dadaan. Tutuloy siya dire-diretso hanggang makarating doon sa radio. Pero may paraan diyan para hindi mapasok ng tubig sa pagkakabit naman sa bangka. Sa akin matagal na yun ay simula nung ikabit ko yun ay hindi ko na natin. Katulad nung tinuro mo sa akin na dapat nakaganyan siya ako. Oo, yan.
Kasi ganyan. Naka ganun, no? Para hindi sahod yung tubig. Naka ganun. Oo. Para yung pag umulan, pag kikalman yung tit. Hindi sahod. Ang tubig ay pa... Palabas. Hindi pa palabas, hindi pa pari. Hindi pa pasok. Bago pa yata yan. At maganda pa ang tanso. Ang tanso. Oo. Ganda pa ng tanso. Bago pa nga yan. Hindi pa naman matagal yung baka yan. 2 taon daw. Siyempre kasabay lang ito sa bangka. Mare, mga ganyan. Sa akin ngayon, ano lang. Baka yung mag-aano na tao na yung radyo na yun. Yung radyo, no? Simula pa yun. Ayaw kauna na pang radyo. Hindi pa naman wala. Hindi pa pati yan naman. Papaayos. Yung mga kasabay na iwang sira na. Ay, kinakasira na yan pag hindi tunong antena. Oo. Yun ang dinilalang. Ayan, mga amigo, nagsukat kami dito ng geese. Ang haba. Ayan. Dito. Ayan. Ha? Ang asa na pala. Ba't binahit ko rin? So, sigitan natin para hindi magkamali. Undat na ha? Pantay doon sa ako na. Apa, sige. Oh, yan, sige ka. Hmm. Okay. Yan. Yan. Bana. Ah, ito. Oo. Tatapat mo yan doon ha, yung buhis. Sige. Sige. Babatakin ko para sa ganting yan. Ano? Sige. Tapat na tapat yan? Hmm. Okay. Ha! Tipik. Oo, oh, nasa na yung metro? Hawak mo dyan. Dito. Open yung itim po na. Uy, mababali pa metro. 31? 31. Yan. Kasama na yung, ano, kasama na dyan yung babalatan si Kirk. Bagay yung aking warga, dito lang din naman. Permatibay naman. Makakuha naman. Hindi ka po nakakapagpalit ng antena, no? Hindi pa. Yung pa rin. Kasapol pa. Oh, yes din. Yan. Meron pala si Kaig sa taas. Lalabas natin ako dito. Maliit na bagay yan. Yan. Ano, wala na mga gaw. Putol na yan eh. Sige. Yan, dalawa. Dalawang ganito. Pag-isa. Susuot natin to. Isa. Ayan po. Kasi gabut-gabuti eh, hindi kayang maliban lang mahina wire. Mas maganda, ipulupot pa rin natin. Dito ko mahina kasi pagpupulupot nito eh. Matigas eh. Pero ang ginagawa nila dito parang hinahati yata. Paras din ang laki yan. Yung dalawang yan, magkaiba. Mas malaki yung sa wax. Ay, puras lang, pulang laki. Alos yung laki lang yan.
Saan pala yun kasama? Ano daw, hindi na sabi ng maras yan. Hindi naman ito akin. Ayaw ba? Hindi naman yung sundiri nga mahina, yung kamay nung naghihina. Yun ang mahina. Hindi naman itong ano, sulda. Grabe. Matagal itong mapuno. Sobrang liit na itong binili mo. May malaki-laki pala ano? Malaki yung face eh. Ibig tayo ah. Pitpitan daw ang labanan ay. Sabi ka, nas hindi seryoso ah. Abay-abay kami ng puntang Binham Rice. Yung lahat yung nakasabay-sabay kung saka si Kuya Numi. Saka si Bitri, yung makakasama kami ng puntang Binham Rice. Hindi pa uso yung malaki radio nun. Malit lang. Yung It's It, ang uso pa na yung ano lang. Yung It's It. Paalakasan pag ng radio, makakontak lalo sa base. Kung kanino may signal, doon ang kontak. Pag nawala doon sa kabila na naman. Hirap-hirap yun. Ano
Papa talaga damihan ng tikto eh. Papa. Tawagan eh. Kung saan banda? Ay, alam mo na yung tito? Punta na doon. Ay, alam mo na yan. Alam mo na yun. Punta mo lang. Punta mo lang. Ay, alam, di tinuro. Alam ipa. Alam, tinanong pa. Tanong pa. Nakatanong pa ba kung alam? Hindi na lang. Ganyan yan, no? Magkakabit-kabit, ganun. Yan. Gaganan. Oo. Yan, babatak mo ito. Nahat, hulihan. Nahat. Nahan. Hulihan. Hulihan yung isa. Kasi ito, nakatali sa kawayan dito sa kabila. Ano ba, kawayan dito. Ito, nasa na. Matay lang, tatalian. Ay, wala kong tatalian eh. O, kunyari, ito yung kawayan. Ayan. Tatali mo ito dito, no? Ayan. Tatali mo ng bukod, bago mo itali ito. Oo. Ayan. Tatali mo nito dito. Ayan, nakaganyan. Kasi ito nakaganon. Doon mo tatali mo dito. Pero kung isang ibog mo itali ka agad, kami itali mo ng bukod. Oo. Bago itali mo lang dito ng bukod. Ang gagawin mo, gawa na siyempre kawayan yung pagtatalian mo. Sabi naman ng guma. Oh. Sinilas na tinabas. Oo, oh, kung baka hindi mo pagsa. Sinilas. Kung mababasag yung kumya. Oh. Hindi kaya yung guma kung interior. Sasabi mo yung kahit manikis lang. Saat dito, para hindi mo man yung nailo. Sabi ba? Bagong itali. Pagkatapos din, isa ka mo na itali, tinanong ako dito. Pero tinanong doon, pababa. Ayan, babatak lang itong mga amigo, oh. Kunyari, ito yung positive, ano? Ito yung nahan. Positive. Ito yung papuntang hulihan. Ayan. Ayan na. Ayan na, okay na yan. Dito na lang. Wax lang. Gamitin yung ano, papa, mabigat yun, lalabyog-labyog yun. Magandang patingnan. Oo, malinis ba? Oo, kaso, mabigat, lalabyog-labyog yun. Oo. Yan ang mga kalagot. Lalabyog mo. Tapos talian mo na ng nail, eh. Lubid, kaya kung gusto mong bilubid na maliit. Akin, nailon lang yun, di ba? Oo. Lang. Okay na ko. Okay na. Oop. Ano pa? Kulang. Ang wax. Wax sa ilalim. Tapit na natin ang kolektor. Oo. Mahaba ka pa ito. Haba pa yan o? Mahaba ito. Sobrang takas ito. Bawas eh. Bawas na natin ang limang tupa. Wala na natira. Sigurado ka yun lang sugat? Oo. Wala na yun ba? Nasaan ba? Ito. Oo. Dito lang natin puputulin. Oo, double check mo. Wala na no? Ganun na. Wala. Double check. Na-double check mo na yata yan eh. Ha? May napansin.
yung pagkain ni Hinang mo siya, yung ano. Pero hindi siguro magsisikit yan doon eh, gastado na ano doon eh. Oh, di bago. Sus! Ah! Pipi sa luma. Di pagka kaya sisikit, eh pagka ito. Pagka nagkaroon ng mga ribaba. Yeah. Ayan mga amigo, natapos na natin. Ayan ang antena ng HF Radio. Galing natin, galing mo mate. Ayan. Bakot na. Mahaba pa ito hubugan. Haba man ito. Ang tatasan ko lang sa, ano, sa puste. Ngayon, pag mataas at mahaba pa rin. Sa puste. Oo. Kaya. Ay. Pag mataas na siya at mahaba pa rin, tingin ko mahaba ay. Iikot mo, wag mo ibalon po ng palo, papulupot. Iikot ko na lang. Iikot mo doon sa loob ng kamarit pa ganun. Oo. Hindi ka idaan mo muna sa baba bago pataas. Oo, nakaganyan lang siya. Oh, idaan mo. Ganyan. Oo. Wag lang ilambod. Wag mo ipulupot ng paganayan, wag mo ipulupot ng paganayan pag sumubura. Oo. Ayan mga amigo. Ang kinakabit ang radyo na yan, ito, yan, ganito. Pinaba ko yung radyo ko sa bangka eh. Yan. Ito naman si Baboy, GPS naman ito. HF. Kaso anong brand yung radyo mo? Ito yan din. Ah, 718 din. May SWR yan, SWR yan hugan. Saan? Ito yung... So ano nga ipipindot? Ito, yung... Pag pipindutin mo lang na pa isa sa bigla-bigla lang na ganun. Lilitaw dito yung power, SWR. Pag pinindot mo yung, pagka nakalagay, pipindutin mo hanggang sa lumabas yung SWR, ano? Pag lumabas yung SWR, ang bawa, nakadoon ka na sa frequency natin, sa plaza natin. Oh. Pipiga ka sa kapagsasalita. Oh. Hello, magsasalita ka. Oh. Ano ba, diba? May kausap ka, pipiga mo na SWR siya. Ang pinaka maganda diyan yung palo ng SWR ay 1.5 lang hanggang 2 okay lang. Wag lalagpas ng 2. Oo. Ibig sabihin noon wala sa tono. Paglagpas siya sa 2, maabot siya ng 3-4, wala na siya sa tono. Huwag kang magbababad masyado. Oo. Sa yung mahabang kwentuhan pag kaganay ng frequency. Naligado? Oo. Yan ay dito naman 'yon sa haba. Ina-adjust siya sa haba nito. Kaya yung may husukat ng haba ay. Kaya pagka nagsukat ka ng ibang sukat, may iba yung tono. Oo. Oh. Dami-dami din. Ayan, mga amigo. Tapos din. Kitan nyo naman kung paano ginagawa. Ayan, baka...
pwede niyang subukan kung paano yung ganyang pagkakagawa. Pero ang ako, hindi naman talaga ko pinag-aralan yan. May mga nakapagsabi lang sa akin na dapat ganun. Mayroon akong kaibigan na nagpapaliwanag kung paano gawin yung antena. Kung ano yung sa tamang sukat doon sa frequency yung ginagamit. Tapos, pero ano, hindi ko naman sinasabing maganda yung gawa natin dito. Pero ang siguraduhin ko lang, malakas. Nakakaari makipagsabayan. Pero yung ano, mayroong mga pagkakagawa talaga ng mga magaganda, puro may konektor. Konektor si taas, may konektor si baba. Yung kagaya nitong nito. Yan. May ganito siya. Sa itaas, pwede mo siyang ihiwala yung kuwas. Pwede mo ihiwala yung kuwas kasi may ganito rin sa itaas. Ikokonektor mo lang. Iroroskas mo lang. Anon. Eh, ito naman ay hinihinang lang namin. Hindi ko alam kung tayo lang nagagawa ng hinang o kung sa ibang lugar ay meron din. Basta dito sa atin, hinang lang. Kasi yung ibang gawa, nakikita ko yung iba din, may konektor eh. Ito wala din konektor ano. Meron yata po. Kung meron. Hindi, wala. Nakahinang lang din. Parang meron siguro. Nataklo pa lang siguro nung rubber ano. Ano yan, yung tawag dyan? Rubber tip niya? Hindi, wala. Binakalugan nila ng tip eh. Kaya nga nilagyan ng rubber tip eh, dahil wala nga konektor yun. Baka hinang din lang. Hinang lang din yan. Yan, mga amigo, nakita naman nyo kung paano namin ginawa. Sa mga gustong sumubok, yan, pwede nyo subukan na gano'n. Ano naman eh, nakatutok naman yung camera natin, di ba? Habang ginagawa. Kita naman. Ito naman. Ganyan pala ka? Pagbibilhin mo yan, yung antena, pagbibili ka ng yung Yarina. Hey, naman yun. Dati 3,000. 3,000. Tapos pagdating dito, nire-repair din. Mahina siya. Pero ano yun, Hogan? Kaya mahina yun, pero safety. Ang tawag nila doon yata ay balon antena. O, safety yun. May ano yun eh, may mga parang diode yata yun, may mga kisa sa loob. So, pag tinamaan ng kidlat yun, hindi diretso sa radyo mo. Kasagaran pati nung dito yung ano ba siya, dalawa, ang ano niya ba, dalawa? Dalawa, oo. Di ba sa taas, sa sunay bandang baba, mga... Oo. Ano yan? Ano yung haba kasi noon? 62. 62. Oo, parehas 62 yun. Dalawa. Pabalik, oo. Pabalik. Parehas nakakoneksyon yun dun sa loob. Oo. Yung magkabilang dulo. May ganun, bumili din ako dati na yun. Ang bili ko dati na yung 3,000. Nirepair mo pa rin din nagkaagyan. Oo, ay mahina. Kasi ano yun, mahina yun pero safety. Ari mong dalhin siya sa mas mataas na frequency, ari mong dalhin sa mas bababa. May itong isang pagkaya na yun. Parang tuno pa rin siya at itas mo ito ibaba. Kaya lang, nililimitahan niya yung bato ng radio. Imbis na bumabato siya ng 100 watts, magiging 50 watts na lang. Yung kaya mahina. Ay alam mo naman dito sa atin, nagtatapakan. Kaya kailangan makatagpala ka doon ka. Kaya yan, ginawa natin rekta. Rekta. Kaya lang pagka yung nakulog na kidlat, tatanggalin mo sa radyo. Huwag na huwag mong kakalimutan. Kahit na walang kulog, walang kidlat, malakas ang ulan, malakas ang hangin, nakatali ka sa impact. Tatanggalin mo. Malakas ang impact. Nagkakakurinti yan. Oo, maski sa manubila na, pag ako sa manubila, pag may nap, kaunting kidlat-kidlat lang, maski malayo ang clearance, aba, wala po ba? Yan mismo na subukan. Ayun, awan ko lang kung maniniwala sila. Yan mismo na subukan ko, walang kidlat, walang kulog. Oo. Malakas ang hangin, malakas ang ulan, nasa loob ng kamarote. Tinanggal ko sa radyo. Naririnig ako may lumalagi-lagitik. Hinawakan ko yan. Nilapit ko dun sa may manibela, di ba bakal? May spark, parang yung sa spark plug na kurinti. May spark. May spark yung dulo. Ay kung hindi mo tinanggal sa radyo yun, di masisira yung radyo. Malakas sa nakatutok sa... Kasi kurinti yun eh. Nabalik yung kurinti sa radyo. Ilang beses na nangyari yun? Hindi ko, nung kasama kaya tayo isang beses ah. Hindi ako kasama. Ah, hindi ba? Nga pinakita ko pa nga, tinan mo, yan o, may kurinti. May kurinti yung dulo ng ano. Hindi ko alam kung bakit nagkakakurinti. Basta may kurinti siya. Wala namang kurinti kinakabit. At niya may nakalabas, nakadiretso lang doon sa labas. Aba, malakas yung hangin. Walang kidlat yun, walang kulog. Malakas yung hangin. Pero hindi ito nasabi. Tapos malakas yung ulan. Maganda po. May nalabas na kurinti sa dulo ng kuwaks. Maganda ng pagkakayari. Maganda naman yung panghina. Sige. Ano yan? Salamat mga amigo sa inyong patuloy na panonood sa aking mga video. Yan. Okay na.
Maka monitor na tayo ng mas malayo.